Okay, and we're back. Again, yung mga nanonood po sa YouTube, dyan po muna kayo magko-comment ng hashtag kaya ko watch sa Propinoy at mamimigay po kami ng 200 pesos na load bawat isa para sa 5 katao. So dyan po kayo magko-comment para magkaroon po kayo ng chance. At syempre, katabi na po namin dito ni Kong Butch, si Ginoong Juni Sorsano ang may-ari po ng Kaya Ko Watch. Good morning, Sir Juni. Ayan, good morning po sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ayan, isang magandang araw ng Wednesday. Correct. Ayan, Merkules. Kumusta po kayong lahat? Alam mo, napakaganda yung storya mo, no? Isa kang scoop. Nag-i-scoop ng ice cream? Opo. So parang yung turkeys na medyo may pasayaw-sayaw pa? Hindi naman. Hindi naman, hindi pa naman ganun. So, okay, ikwento mo sa amin. Ang layo naman kasi, dapat kung nag-i-scoop ka ng ice cream, ang ginawa mong negosyo, ice cream. Biroin mo naman, from scooping of ice cream to manufacturing ng relos, paano mo naisip yung ganun? Okay, anong inspirasyon mo? Yung flavor ng ice cream? Actually, munti ka na rin ako magkaroon ng idea na magkaroon ng ice cream business. Pero kasi nagsimula pong lahat nung kaya ako nagtrabaho as ice cream scooper sa loob po ng Dubai International Airport. Kasi during that time, parang yun lang yung available position na para sa akin. Kaya ginarap ko na lang yung opportunity kasi ayoko umuwi. So, nagsimula ako doon, mahirap para sa akin kasi nga I used to work na po sa mga shipping company dito as training specialist. Tapos pagdating sa abroad, ang labanan doon, if you wanted to apply for a managerial position, ang rule kasi nung kumpanya na unang pinasukan ko, Kong, is kailangan daw you have to start from the scratch. So ako gusto kong ilaban na kaya kong maging isang manager ng isang ice cream company. Kaya sinimulan ko talaga from the scratch, which is you have to start working sa loob po ng kitchen. So nag-i-scoop ko ng ice cream doon, nagluluto ko ng mga waffle. Yun yung una. And then, dahil nga mataas ang pangarap ko, sabi ko, kailangan kong galingan dito sa trabaho na to. Kasi if not, may istak ako doon sa loob ng kitchen, which is mas matindi ang laban kasi ng trabaho kapag nasa loob ng kitchen. So after 2 years yata, na-promote na ako as assistant manager ng ice cream company na yun. Ayun naman pala eh. Mm-mm. And then, nung maging assistant manager ka na, paano mo naisip yung kaya ko? Okay. Dahil po, nagpa-vlog na ako. Nung nag-start ako magtrabaho po sa Dubai, nagsimula ako mag-vlog. Doon nagsimula ang lahat. So, nung sinishare ko yung buhay ko as an OFW sa Dubai, napapanood ako ng mga kababayan natin from the Philippines or kahit nasa ibang bansa na plano pong pumunta ng Dubai. So because of that contents, na-recognize ako ng Filipino community. So yung ilang mga Filipino brands, ini-invite na po ako to promote their brands on social media. Tapos nung nakilala na nga ako doon sa community, nakilala ko rin po yung business partner ko na she's also a digital coach, parang social media digital coach. Uh-huh. And naisip namin na, okay, since we are promoting Filipino brands and non-Filipino brands online, why don't we create our own? So, doon nagsimula yung idea na, sige, ano ba ang pupwede? Since napakalaki ng puso ko no sa pagiging Pilipino ko. Kaya sabi ko, I wanted to represent Filipino abroad. So, naisip namin, ano ba ang kadalasang ginagamit ng mga Pilipino that will remind them everyday that they are Filipino, that they are strong, na palaban tayo. So, naisip namin yung relo. So, doon po yung kwento kung bakit napunta ako sa paggawa ng mga, pag-design ng mga relos. Ano bang experience mo, no? Ano bang natapos mo? Yung partner mo, digital coach, no? Mm-hmm. When you talk about digital coach, ano bang natapos din niya? Natapos ba kayo ng electronic, ano? More on social media, digital coach po kasi siya. So, ang ginagawa po niya, Kong, is nagko-coach siya ng mga social media managers ng iba't ibang companies sa Dubai. So, tinuturuan sila ng how they're going to create attraction and engagement on social media, how they're going to present the brand. More on, parang branding po. So nothing to do with mechanical, no? Wala po. Oo, yan ang tinanong ko nga sa kanya kanina. Sir, hindi. Are you an engineer? Kasi, di ba? I mean, para magka-interest ka kasi dun sa mga butingting ng relo, dapat may... So, hindi madaling isipin yan kasi like, ako, maisip ko yan because one time I visited a shop in Shenzhen
And doon sa Shenzhen, ang naggumagawa ng mga relo, sabi nila, I am manufacturing this for this fashion. Mm-hmm. Ano? So, they manufacture ang tawag nun, jewelry watch. Yes. No? Like, they also manufacture 22 carat, 16 carat gold. Mm-hmm. At yung minamanufacture nila ay tapos na. Bibili sila ng, ang tawag noon, yung mechanism. May quartz. May quartz. There are two, no? May digital or electronic, which is available in China. Pero yung ano kasi, yung automatic, only available in Japan and in Switzerland. Sa Switzerland, medyo makapal yung ano nila, relos, no? Sa Japan, medyo manipis. So, ano ba yung ginagamit nyo na ano, mechanism? Most of our watch po is Japanese mechanism yung pinili po namin. Yun nga po, dahil nagsisimula kami noong 2019, so hindi naman kami ganun kalaki para magkaroon ng magandang capital, no, para sa mga automatic na watches talaga. Pero ang habol kasi talaga naming dalawa dito is to represent talaga yung Filipino pride sa mga product namin. So ang ginawa po namin kong is for the design, we really wanted to collaborate yung gusto namin, buong puso to ng Pilipino eh. So kami, since nasa abroad kami, we contacted couple of Filipino talents sa Dubai. Yung mga designs po namin is naghanap po kami ng mga magagaling na mga tattoo artist. From Surigao. Tattoo artist, ha? From Surigao, from my place pa. Opo, kasi ang habol po naman dito kong is gusto namin talaga na authentic Filipino yung idea na papasok po sa lahat ng mga designs na ginagawa namin. So ang ginagawa din namin siyempre, dahil ako, lalo na po ako matagal ako sa abroad, naghahanap kami ng mga students na tutulong sa amin for research. So in that way, they're helping us na talagang masigurado namin na tama yung information na maisishare namin sa details ng mga watches namin. At the same time, we are helping some students then to earn money during pandemic time. Kasi 2019 kami nag-start. Di ba pandemya agad ng first quarter of 2020? Oh. So doon kami nag-take advantage of, sige, since everybody are just online, then why don't we get or create contents to inspire more Filipinos na despite of pandemic, pwede pa rin tayong maging positibo sa buhay. And through our platform, ayun, we reminding them na Pilipino ka, kaya mo eh. Na kahit pandemic na to, nagkakagulo na ang buong mundo, lito ka na kung anong mangyayari next, then just have to go back to your root na teka Pilipino ka, malalampasan natin to. So nagkaroon kami ng maraming mga online pa-contest just to encourage Filipinos to be braver pa, na kaya nating lampasan lahat ng mga problema ang pinagdadaanan namin. So, wow. Yun, yung first start, medyo puso ang gumana sa amin doon sa business, hindi yung pagbibenta ng product. Paano nyo nalaman kung saan bibilhin yung components? Ginagawa po ng sa side na kasi more yung business partner ko ang trabaho na yan. So we do a lot of research syempre saan ba kadalasan pumupunta ang mga ibang mga big brands. So sa side na yon, siya yung naghanap talaga ng ang gusto kasi namin na mangyari is something that we can afford, pero at the same time yung quality talaga. Doon kami nagtalo. Yun naman, makikita mo naman talagang maganda yung quality ng produkto ninyo. So siya ang naghanap kung saan yung mga components. Like for example, yung case, okay? Yes. Yung leather strap. Meron din ba kayong metal strap? Karamihan ata, leather strap, no? Opo, nag-venture kami more on leather strap kasi ang habol namin is, yun nga, pumasok siya into that fashionable category kasi lahat po ng watches namin is meron siyang easy release strap. So, ibig sabihin po, you can change yung straps mo depending on your attire. So yung, hindi mo na kailangan ng ano, ng perdible para hindi na po sundutin. Yeah, easy release. So, for example, yung panlalaki po natin, itong nakikita nila is this is malakas watch. So, meron kaming leather, meron din kaming isa na hindi na pwede siya for casual. So, sa panlalaki, mayroon kaming dalawang option ng straps. But for female, yung Gabriela silang watch namin, meron kaming limang different colors na pwede nilang pagpalit-palit. Na leather watch. Opo. Ang problema sa leather watch kasi nagka-crack. Mm-hmm. Now, kunyari, branded, magtanong ka, magkano ba itong leather watch ng IWC? Mm-hmm. Abay, 25,000 yung ano lang, yung leather strap. Mm-hmm. Di ba? So, meron din namang mga, like pag sporty, medyo rubber yung ano. Mm-hmm. Yun, matibay yun. Matagal masira yun. Yung ginagamit po namin kong is
ang kagandahan sa kanya, no, kahit leather siya, habang tumatagal na parang nagagamit siya na nagagamit, mas actually gumaganda yung itsura niya. Nagmumukha siyang, tawag nito, antique yung dating. Ng klaseng leather? Oo. Yun yung pinili namin. So, sino naman ang source niyo ng leather, leather strap? Meron kaming supplier na nakita from Europe, actually. So, from Europe? Yung metal watch namin is from Hong Kong. Uh-huh. Pero yung iba yung supplier namin for our straps. Ganun naman eh. You don't buy it in one place. Oo, doon nga ako nagulat. Akala namin pag nagpagawa ka, nag-design ka ng watch, sa isang kuhanan lang. Hindi, hindi. Iba pala yung ganito, iba yung kuhanan mo ng packaging, iba yung kuhanan mo ng ganyan. Kaya sabi ko to sa business partner ko, okay, sige, take care of that. Tapos sige, ano na lang tayo, agree na lang tayo. Kasi ako, ang habol ko is, paano ko lang siya mapapakilala sa Filipino community. Kasi po, bilang isang OFW, sa totoo lang, pag may nakita ka kahit simpleng Philippine flag sa abroad, sobrang, ano kaya, sobrang sarap sa pakiramdam mo. And I wanted yung kababayan natin sa abroad na maramdaman nila lagi yon by wearing yung product na meron kami. Oo, oh, diba? Oo, sobra. There is that sense of pride, no? Totoo. And fulfillment. Opo. Ako, kami nga po, nung first time namin nagpa-sample kami, right, ng watch mismo, yung dial. So, pinadalang kami ng ibang sample ng design na ginawa namin. Binubuksan pa lang namin yung hindi pa yung final ano ha, na approved design namin. Pero sobrang sarap sa pakiramdam na we're going to bring this abroad, di ba? Na ito yung papakilala natin na mayroong isang Filipino watch brand na maaaring magagaling sa United Arab Emirates. Pero alam namin na ito ay mamahalin to ng, ano, no, ng kapwa-Pilipino natin. Dahil yung mga elements, boss, Kong, ano yan eh. Gumamit kami ng mga baybayin, we do research talaga na pag nakita yon ng mga kababayan natin abroad, Pilipino nga to. Ano yung gamit niyo na glass, scratch proof ba? Yes, opo. Quartz ang ginagawa. Kasi may ginagawa din yung Argentina na magandang glass, no? Scratch proof. Sa amin naman po, maganda po yung napili din namin kasi yun nga po yung gusto namin mangyari na kapag sa abroad po kasi 'di ba pag sabi natin Filipino brand ang tingin ng iba ay wag na lang mas mura naman afford naman nila sa abroad kasi afford naman nila yung mga big brands talaga eh. So gusto namin baguhin yun na para siyang sugal to kong Miss Ana, parang sugal na teka lang. Kakagatin ba to ng masa? Yes. Kasi nga Pilipino ang mga Pilipino abroad na-appreciate nila ang Filipino products, totoo po yun. Pero yung ang labanan is yung price ba is acceptable para sa kanila na teka lang, Filipino brand lang yan eh. So doon ang nilaban namin. Yun ang problema. That's why itong programa na ProPinoy, this is a program that would really support small and medium scale businesses made by Filipinos, no? Owned by Filipinos. And then the products ng itong small and medium business na ang pag-aari ay Filipino, pinopromote din itong programa na ito. Kaya dapat, ang tingnan mo yung Japan. Japan, they buy Japanese product first. They don't buy other products. So, we are trying to inculcate in the minds of ng mga kababayan natin na hindi naman porket gawang Pilipino, hindi maganda yon. Oh. Unang-una, tayo gawang Pilipino, tayong mga Pilipino, pero ang gaganda at gagwapo natin, di ba? Yung mga, yung collection, pwede mo bang isa-isahin? Kasi nakaka-intriga yung title kasi malakas. Oo. Tapos merong Gabriela Silang. Okay, simulan po natin sa Gabriela Silang. Ang inspiration po talaga niyan is, nung time po na nagbablog ako, wala pa akong business, tawag nito, marami ako nakikilala ng mga kababayan natin, ng mga nanay, okay, na may mga anak na pinag-aaral sa Pilipinas. Minsan po, kapos yung sahod nila eh. So, ang ginagawa po nila, despite of after 10 hours work doon sa regular job nila, nagpa-part-time po talaga sila. Na, minsan yung part-time, hindi lang isa, minsan dalawa. Kaya sabi ko, ate, nakakatulog ka pa ba ng maayos sa ginagawa mo yan? Kasi, alam yun, parang sobra yung sipag mo. So, sinasabi niyan, sir, basta para sa mga anak ko, since nga mag-graduate na yung college ko, kailangan ko pong magsikap. Kasi, kapag napagtapos ko yung panganay ko, alam ko matutulungan niya ako sa mga iba pang mga kapatid niya. So, nagsimula kami with Gabriela Silang, why don't we honor itong mga Pilipina na mga OFW na talagang alam mo yon ang laki nung kapalit
nung pagtrabaho nila sa abroad eh. Kasi alam niyo yung paglaki ng mga anak nila, hindi nila nasusubaybayan. Ang malungkot pa minsan, yung uuwi sila, hindi sila masyadong kilala. Oh. So yung Gabriela Silang na yan po represents Filipina na tawag nito, na palaban sila sa buhay. Okay, na walang problemang hindi nila kayang harapin. Yung malakas ba, meron ding maganda? Yes, actually, partner ba? Walang his and her. Diba? Kasi ako, pagka bibili ako ng relo ko, gusto ko kaparehas nung sa crush ko. Ah, yun. Gusto ko yun. Well, yung pangalawang set po namin, yung pangalawang labas po namin is Amihan Collection. So, Amihan Bird is a golden genderless bird. Siya po yung tumuka kay sa kawayan, di ba po? Sa creation ng ating Filipino story. So, lumabas po doon si Malakas at saka si Maganda. So, as of now, ang available po is itong si Malakas pa lang. So, we are working on na i-release naman si Maganda. So, yung purpose naman nito is dahil creation po siya, so para po sa mga Pilipino to na mga natatakot na lumaban, okay, sa abroad. Kasi di ba marami sa atin ang natatakot sila nasubukan yung buhay sa ibang bansa kasi Pilipino lang ako, Asian na maliit ako, or baka hindi ako tangkilikin doon, or minamaliit yung mga kakayanan ko doon. But then, ako bilang isang Pilipino po, Kong, ang daming magagaling na Pilipino na nasa abroad. Hindi sila doon yung category na parang OFW lang. Okay? Nandun sila magagaling na mga designer, magagaling na entrepreneur, magagaling na mga book writer, magagaling na speaker. Iba na ang OFW ngayon eh. So yun yung gusto namin patunayan sa nila through our... High-end na, no? Yes. Oh. Yung OFWs in another mga blue-collar job. Opo. At saka ano na, talagang nire-recognize tayo not only just, di ba, dati alam natin kapag OFW nasa healthcare industry at saka nasa F&B. Ngayon hindi na po, lalo na po sa Dubai. Halos sa lahat ng industry. Aspect, industry na. May, sa education, nandun ang galing ng Pilipino. Sa designing, fashion design, nangingibabaw tayo. Sa production, Si Michael Cinco nandoon, yes, sa Dubai. Yeah. Alam mo, sa Bulgaria, ang daming Filipino designer. Mm. Wow, really? So, talagang yung artistic mind ng Filipino is already all over the world. Kita mo naman, mga designer ng dress, mga Filipino nasa New York. Opo. Diba? So, ngayon, magkano naman ang presyo? Kasi pag-usapan natin, magkano yung presyo ng inyong relos? Kasi wag na natin pag-usapan kung magkano yung puhunan dahil this is a highly technical business. Mm-hmm. Siguro yung nakikinig na sa atin ngayon, interesado maging reseller. So magkano naman ang halaga ng mga relos mo? Ang range from the lowest to the highest. Oo. Okay, since e-commerce kami, yung ano talaga namin is nasa dollar. So, nagbabago yung presyo po depende sa paggalaw ng dolyar. So, as of now, with our current conversion, nasa 15,800 pesos ang isa. Pinakamura. Opo. Pero, good news yan sa mga listeners and viewers natin kasi po, we have our pre-Christmas promotion. Yan, regalo namin to sa lahat ng mga masisipag ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Meron po kaming buy one, get one for our pre-Christmas promotion. Bahay, bibili na ako ng isa para I'll get one. Di ba? So, sa mga reseller ngayon, sa Christmas promotion, bumili na kayo. And then after Christmas, saka nyo ibibenta. 100% yung tubo niyan. Diba? Mga business ideas ni Kong Panalo yun. So, ubusin na ninyo yung stock dito sa buy one, take one para wala na silang maibibenta. At after Christmas, ibenta nyo 100% yung tubo. Ay, kung ulitin ko lang, Miss Ana, yung Gabriela Silang po natin is a limited edition watch. So, since si Gabriela Silang po ay pinanganak noong 1731, we just released 1,731 pieces. So, kapag naubos pa na po yun, yun na po yun. Kasi we wanted to reward that to 1,731 Filipinas na magkakaroon ng special watch na yan. Wow. Ngayon, ilan ang relos na nabibenta nyo every month? Huwag kang mag-alala. Sa Dubai naman kayo based. Kahit makikinig yung BIR, wala silang pakialam. Okay, syempre, depende po, no? Pero siguro on average, kapag alam mo naman na ng business, up and down tayo, di ba po? So may mga pagkakataon na siguro we can sell like 10 siguro, yung pinaka
mababa na pwede namin gawin. Kasi yung buyers namin are from Canada, US. Alam nyo ba mga pari dito sa Pilipinas? 10,000? No, 10 pieces in a month. 10,000. Yan, hindi po. So, yun yung pinaka mababa na pwedeng ma-experience namin. Highest pero, naman, ilan? Kapag nag sa tulong syempre ng mga mababait din at supportive ng mga Filipino influencers sa Middle East, may mga pagkakataon kaya namin mag 20 siguro or 30 ganyan. Hindi ganoon ka na. No, pieces, 30 pieces. Ah, 30 pieces. Mm. Marami na rin 'yon. Nakita ko sa ano ang price point na sa $249 siya. Pero pag tinitingnan mo yung itsura, hindi ko pa kasi nahawakan, mukhang dekalidad talaga. Parang it's worth the price. And plus yung story, nakakibat nung relo na meron ka. Ako, I don't have to look at it. Sa usapan namin, alam ko na this can compete with known brands na ang gamit nila ay talagang electronic mechanism, hindi yung automatic. Soon siguro, gagawa na rin kayo ng automatic, no? Well, isa sa mga dream namin yan. Pero kung thank you ha, kasi pong ginawa po namin, ano, since ako influencer ako sa Dubai, ang daming Pilipino nagtatrabaho sa mga watch businesses or watch companies. So ang ginagawa po namin, since mga kaibigan po sila, kinukuha ko yung mga natutunan nila na how people would choose a watch. Ano bang habol nila? Ano bang maganda? So sila nag-a-approve. Alam mo, kailangan kumuha ka ng isang endorser. Kasi ang lahat ng ating not only Filipinos but everybody in the whole world, they look at the brand. Pag sinabi Rolex, Rolex spends a lot of money as far as advertising is concerned. Philip Patek. Philip Patek. Why did it became very popular? Because it's worn by world leaders. Di ba? Ayun. So, if you sell your watch, kailangan meron kang isang tao na tinitingala na nakasuot ng watch. Yun ang tinatawag na endorser. That is the fastest way. Anong magandang pose ang kung nakaganyang ka, tas nakaganon. Kaya ko to. Di ba? 15,000 lang ito. Ngayon may discount, 7,000 na lang. Kaya ko, buy one, take one, ganyan. So, yun ang sikreto niyan. Opo. Hindi po porke na i-display mo lang yan. Okay, yung iba naman, they get attracted. And kung may mga nationalistic na Pilipino, they will just buy it. That's one. Nationalistic Filipinos will buy your product. Like Opo. Anna and me. Yes. We are going to buy your product because we are very nationalistic. Kasi buy Pro-Pinoy one, take kami. One. Diba? Pro-Pinoy. Okay. So, yan. But, it's very important na, kunyari, kukunin mo yung isang sikat na artista. Ang mahal. Hindi, Filipino mahal na artista. Mahal na rin yung ko kong. Hindi, Filipino na artista. Kunyari, sino bang sikat na artista na talagang tinitingala sa US? Diba? Oh. Actually po, yung since freelancer po talaga ako, actually na-check ko yan, I'm handling different big brands din sa abroad. So nag-check na po ako yan, since baguhan po kami, no, nagsimula nga kami ng 2019. 2020 tsaka 2021, medyo naghihingalo tayo ng konti. So hindi pa namin afford as of now. Pero tingnan po natin kasi may kinakausap. Magandang investment yan. Kunyari, si James Bond. James Bond na actor, ha? Tatanggalin niya yung ano niya, relos na Philip Patek. I'll wear kaya ko because it's better than Philip Patek. Wala na parang yan. Dream come true yan ko. Kulang yung puhunan mo para gumawa ng maraming relos because definitely talagang lalakas ka agad yan. Isipin mo, pinagpalit yung Philip Patek sa kaya ko. Di ba? That is the best way of selling your product. Mm-hmm. Or maganda siguro kung gamitin yung kaya ko watch. Kunwari may malaking celebration, 'di ba? Independence Day or as Asian Games na lalaban tayo at 'yan ang gamiting souvenir or souvenir ng... one big sale 'yan. Uh-huh. One big sale. Pero correct. Pag merong endorser na kagaya ni Anna Puod, matagal yung recall. Matagal. Matagal ang recall. Well, kami naman po, ang ginagawa namin, since nag-start nga kami sa Dubai, we are very active supporting Philippine Consulate.
So, ang kagandahan naman during the time nung si Consul General Paul Raymond Cortez pa yung consul doon, he's very supportive with Filipino businesses. Sila mag-asawa mismo, they're really helping us na share sa social media. Tapos, nare-receive nila yung mga gift ko lagi. Hindi siya umaatras. Kasi sinasugod ko siya sa mga private event niya. Tapos, pupuntahan ko siya. And he's really happy na, Junie, thank you ha for creating this kind of brand. Kasi, ito yung ano eh, na hindi katulad siya ng parang ibang business na parang kung anong trending doon sa Dubai, mag-o-open ng business yung Pilipino. Ito kasi talagang atin eh. Parang, alam mo yun, from design to inspiration, Pilipino eh. So, kaya malaking tulong na ginagawa nila. And yun nga po, inihintay namin lagi itong mga special occasion for Filipino that we should always be visible as much as possible. So, doon kami nag-i-invest ng time to introduce yung Filipino culture talaga na... Oh. Na pinagmamalaki natin. Sa ating mga listeners, walang pagkakaiba ho yan ng itong kaya ko kasi, compared to other branded. Totoo the yun. Same quality yan. Kasi like for example, quality yung ano nila, mechanism, they get it from Japan. Alam mo naman, pag made in Japan, magaganda yon. Like, yung ibang brand, kunyari, Raymond Well, meron din namang Raymond Well na electronic lang yung mechanism, that can compete with the Raymond Well. Pero magkano ang presyo ng Raymond Well? Siguro nasa 30,000, 40,000. No? Opo. Mga Bulgari, yan, mga 80,000, 100,000. But it's the same. At kung titingnan mo naman yung design, hindi natin ikakahiya yan. Napakaganda ng design. Oo, napakaano. Diba? Sige. Well, pagdating po sa quality, yun yung sinigurado namin na talagang katapat natin sila. Pero ang ginagawa lang talaga namin dito is that gusto talaga namin i-level up ang Filipino eh. We wanted to represent Filipino product abroad. At yun na yung uso ngayon, lahat po ng mga Filipino product na nasa abroad, quality talaga siya. Okay, well hindi ko sinasabing sa Pilipinas pero what I mean sa abroad kasi kapag sinasabi nilang that's just a Filipino brand. So ngayon kami kahit Indian, even non-Filipino are appreciating yung quality ng product na meron tayo kasi... Itong pinapakita natin ngayon, itong Amihan Collection, we try to design a watch na pwede siyang ma-appreciate ng ibang lahi. So kung nakikita nyo, yung disenyo natin, parang minimal lang yung element dyan ng Filipino icons. Pero kasi yung quality niyan, kahit isuot siya ng ibang lahi, they would say na they are really happy of Kaya Ko Watch. Okay, I'll tell you, no? I think way back, 50 years ago. Okay. Or even 55 years ago. Pag sinabi mong made, I was in the elementary. Pag sinabi mong made in Japan, pangit yan, made in Japan. But today, look, the evolution. Pag sinabi mong made in Japan, magandang quality yan. Mm-hmm. A few years back, mga 15 years ago, pag sinabi mong made in China, pangit yan. Uh-oh. But now, China is the manufacturing capital of the world. Totoo. Diba? So, yung sa'yo, even sa simula, masasabi ko ng magandang quality yan. Because you choose the right materials. Ano po yan? Puso ang puhunan namin dyan. Maliban sa pera, alam niyo, puso po talaga ang puhunan namin sa product na ginagawa namin. Kasi, ano po to, Kong, Miss Anna, parang malaking investment kasi siya. Tapos parang malaki siyang sugal. Pero kasi niniwala kami na Filipino, pag sinabi naman nating buying power. May buying power tayo eh. Oh, 100 population of 100 million. Kaya dapat nga, maganda yung ating domestic economy. Ang problema, kahit gulay, ini-import natin. Asin, ini-import natin. So, yun ang problema natin ngayon. I think we have to correct that. And our president is very, very serious about correcting that. He doesn't want imported salt. Mm-hmm. Imagine mo, imported salt, branded na, Gucci. Diba? Pwede so, na ibudbud lang sa kanin niya. Ako naniniwala ko na itong produkto na kaya ko, talagang maganda ang quality. Dahil ako mismo, bibili ako mamaya. Oh. Ayun. Dahil buy one, take two raw. Ah, okay. Pa-discount na lang, Coach, ay kung kapag napili namin kayo, covered namin na endorser. Ha? May bayad ba? Akala ko libre. Ako libre ba? Ako libre din. Ah, libre pala. Libre. Okay na, magpirmahan tayo. Kasi talagang ako'y naniniwala sa produkto na ito. And in this program, Pro Pinoy, we Salamat are going po. To promote that. Oo, na tsaka dapat, ano? Ang gagamitin yung relos,
Sabi nga ng kaibigan ko, ito isang bilyonaryo. Ha? Bilyonaryo ito. Ha? Sabi, ba't hindi ka nagre-relo? Bakit wala kang relo? He's the one of the top 10 or top 12 richest men in the Philippines. Mm-hmm. Sabi, ba't ako magre-relo? Magbibili ako ng relo ng 5 million, pupunta ako ng States, babaguhin ko pa. Itong cellphone ko, pagdating ng States, automatic. Hindi, mas matalino itong cellphone ko. Oh. Kaysa 5 million na relos. Mm-hmm. Ako hindi rin ako mahilig sa relo, pero pagka yung isa naman eh, may story, di ba, yun susutin ko. Lalong-lalo na kung gawa ng Pinoy. Correct. Ah. So again, hashtag kaya ko sa pro-Pinoy. Kaya ko watch sa pro-Pinoy. Okay? Ulitin ko ha, baka malito kayo. Hashtag kaya ko watch sa pro-Pinoy. At bibigyan po namin ng 200 pesos na load yung limang katao. Kung nakakapag... gumagana na yung Facebook, doon ibang mechanics, pero sa YouTube po, magko-comment lang kayo. Siyempre, magko-commercial muna tayo kasi marami pa tayong pag-uusapan, Sir Junie. Kasi okay. I learned na marami ka rin tinutulungan ang mga estudyante at saka mga scholar ng bayan. Pag-uusapan natin sa pagbabalik ng pro-Pinoy. Pero alam mo, Ana, ngayon, medyo defective ngayon yung video ng... yung social media. Oo, ng kaya, Facebook. Sa YouTube nakikita, sila mag-comment. Sa YouTube sila nanonood. At palagay ko, kailangan pa siguro ma-interview natin pabalik. Oo, sige. Yun na. Cue again for commercial. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa po ang pro-Pinoy. Panibagong araw na naman. May target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Pro-Pinoy dito sa DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Siyempre kasama pa rin po natin si Ginoong Junie Sorzano, ang may-ari po ng Kaya Ko Watch. At yan, nako, sinusukat na may ni model Boots na tayo. Pichay, yung isang relo. Tandaan nyo po, buy one, take one po ngayon ang Kaya Ko Watch. Kung parang sobrang bagay po sa inyo, parang naglalong gumanda yung yung image ng Kaya Ko Watches ng sinuot nyo na po. Oo, maganda. Papasabayan so, sa mga... Nyo, kunyari ako yung model na gano'n. Oh, ayan. Ayan. So, ito kaya po yung hindi makikita. So. Ito yung blue dial with silver na frame. Maganda siya. And then, salamat tama po. Lang yung size. At napakaganda ng design talaga. To be honest with you, it can compete with the best. Yung hindi ito po, rin, maganda rin to. Opo, yung isang so, icon. Mamana. Yung isang icon po ng watch na meron kami na hindi namin tatanggalin is yung sun design sa seconds. Yan po yung same image po sa Philippine flag. So lahat po ng second sun, namin. Opo. So ito yung nilalagay nyo sa second, ano? Opo. So yan ang ayaw naming baguhin sa lahat ng mga possible designs pa na gagawin namin in the future. Paano ba mag-order, Sir Junie? Ayan, so since binanggit po natin na meron tayong pre-Christmas promotion which is buy one, get one, kailangan lang po nilang pumunta sa aming website, www.kayako.ph. Ayan, so makikita nyo na po doon lahat po ng mga designs namin. Sige. Pwede bang mag-reseller or talagang magtitinda? Paano? May ganun bang business opportunity? Maraming alahero rito na makukontak natin. Maraming salamat po sa mga business ideas na sinishare nyo sa akin, Miss Ana at saka Kong. As of now, hindi pa kami ready for reselling. Pero kasi nga, dahil kakahinga pa lang natin from pandemic. Or ngayon mo lang narinig yung idea. Pwede pa lang tayo mag-reselling. Oo, sa mga trade fair. O ayun, minumukul ko na.
Diba? Sa mga trade fair ba ng DTI, sumasama ka? Kasi alam ko ngayong December, ang DTI, meron silang trade fair at lahat ng mga NCR business owners ang kanilang yayayain kung nandito ka. Para nakabakasyon po kasi tayo. Maka alam ng iyong produkto. Sige po, iti-take ko yung suggestion sa akin ni Kong na mag-stay na mas matagal sa Pilipinas kasi nasa bakasyon lang ako, so I cannot tell you pa po if I'm going to stay na nandito ako sa December sa Pilipinas kasi kailangan ko pong bumalik ng UAE bago mag 6 months eh. Or else mapapaso yung visa ko. Sige, oh, si Andres na lang mag-aasikaso ng buo. Pagka ano, maganda nito yung mga magagandang babae, no? Tas wala kang suot, kaya ko na watch. Kung wala kayong distributor dito sa Pilipinas, pwede naman tong programang Pro Pinoy mag-distribute. Ay, oo. Di ba? So, pag-usapan natin pagkatapos nitong show na ito, kung magkanong magiging puhunan. Diba? Sige po. Thank you po. Para nang sa ganun ay may promote talaga natin yung gawang Pilipino. Hmm. Alam mo, sa totoo lang, nasa pipeline ko rin sana ang gumawa ng ganito. Wow. Kailan marami na akong ginagawa. Nakatalo na kami. Grabe. Marami na kaming ginagawa because one time when I went to Shenzhen, may sinamahan ako at tinulungan. Dinala niya ako sa factory ng kapatid niya. Mm-hmm. And then in that factory, nakikita ko talaga na ang ginagawa nila ay mga case lang. Mm-hmm. And then bumibili sila ng mechanism, electronic mechanism. Mm-hmm. And then bumibili naman sila ng leather strap sa iba. And then yung glass, iba naman yung supplier nila. Uh-huh. Sila, they make the case. So sabi ko, pwede rin magpapagawa siguro sa iyo. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, yeah, you can even assemble this in the Philippines. So I thought about that before, but ngayon na nandyan na kayo, kayo na lang. Oo, at grabe. Palakihin natin ito so that it will become a popular ka. Brand. Mag-invest ka na lang. You and your billionaire friends. No, mag-distribute tayo okay. Sa Pilipinas. Huwag na tayo mag-invest sa kanila dahil may partner siya eh. Dalawa lang sila. Mm-hmm. So mag-distribute na lang tayo. Baka mas malaki pa kaya tayong kikitain kaysa nila. Pero yung proseso po pala, kasi actually nung college days ko po, nag-business na ako dito sa Pilipinas. Pero nung nagsimula na lumipat ako sa watch business, ang tagal pala ng proseso ng isang design pa lang. Kasi parang scratch muna, isasubmit sa amin, tapos kung kaya ba siyang gawin ng manufacturing. Kasi gaya po nito, yung design namin sa likod, may mga design po yung tattoo artist namin na mas maganda sana yung detalye niya. Pero hindi daw kakayanin ng embossing eh. Laser lang naman ito. May mga ano po na hindi nila kaya yung ilang design. So ang ginagawa namin yung tattoo artist namin, gumagawa siya ng maraming samples para kung saan yung pwedeng pumasa doon sa manufacturer. Ba't kailangan supply. Tattoo artist talaga? Well, paano ba to? Kasi gusto po namin kasi nung parang tatak indio ang dating na gusto namin magsimula from the root talaga. Baka alam mo, yung tattoo artist, baka in the future, itattoo na yung real estate dito sa ano. Mawawalan kayo ng negosyo. Well, diba? Pag ito, itinattoo na sa ano, sa rest ng tao, mawawalan kayo. Permanent na yon eh. Pati yung oras, permanent din. Dapat Sir Juni, si Wang Od, tama ba si Wang Od? Oo, si Wang Od. Gawan niyo siya ng design, tapos i-implement niyo sa relo para talagang truly Filipino no story. Opo. Ako magaling din ako mag-drawing eh. Magdududel ako mamaya ng pan-design. Well, ano po, marami po kami naka-line up na mga ideas for Filipino. Ang ginagawa po namin kapag nagde-design kami ng isang watch is we have this target market. Para kanino yung watch na gagawin namin at gusto namin palaliman yun. So, kaya nga po, as of now, ang pinakahuling design namin yung Amihan Collection is for every Filipino na nangingibang bansa. Or pwede rin kasi siyang i-apply. Kunyari, first time nila magtrabaho. So, creation kasi yung ano yung Amihan Collection. Bigyan pa kita ng isang way to market that. Sige po. We'll contact Philippine Airlines. And then, sa duty-free nila, isang yes. Magiging produkto. Correct. Oo.
Pwede. So, Philippine Airlines, Cebu Pacific, pagka mga international flight. Parang consignment style. Meron silang ano. Oh, yung shopping. Ako shopping on air. Ako na yung distributor niyan, di ba? Oh, so. Lalagay niya sa ano. Di ba minsan bago ka bumaba yung aeroplano? Huwag ka lang mag-isip. Dahil kukontakin ko yung Philippine Airlines. Guys, pakirecord na ito. Kukontakin ko yung Philippine Airlines. At nang sa ganun ay, this will be one of the products. Kayong mga binibenta nila, mga mumurahing relos, hindi naman singganda niyan. Oh, ito maraming kwento. Diba? Sa mga foreigners, bibilin to. Pag nasa aeroplano sila, namimili sila eh. Lalo na yung mga sumasakay, yung asawa nila ay Filipina. Talagang pipilitin yung asawa, you buy me one. Oo. Mahirap tumanggin. Uy, tingnan mo kahit pang lalaki bagay kay Miss Ana. Tsaka sa Duty Free Philippines, ilagay din natin yan. Sige po. Sige. Thank you po. Pero ako ang distributor, ha? Sige po, pag-usapan natin yan. Sir Juni, sino yung mga batang tinuturuan at tinutulungan mo? Marami ka bang pa-scholar? Ang ginagawa kasi namin, nung time na, di ba nag-pandemia kasi? Di ba nung we started kasi the business around November of 2019. So, nandun kami sa, release na ng lahat-lahat. And then suddenly, we need manpower. So, since pandemic, ang daming mga estudyante natin sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas. Kumbaga, maraming student ang medyo naantala talaga yung pag-aaral nila. So, sabi namin, ba't hindi tayo kumuha ng mga pwede mag-freelance sa atin na matutulungan natin yung mga kababayan natin sa Pilipinas? Kasi at the end of the day, Pilipino tayo, tulungan natin yung Pilipino na nasa Pilipinas kasi ang hirap ng buhay. So, doon kami nagsimula na mag-hire na lang ng mga social media manager, community manager, pati photographer, pati content writers namin, as much as possible, Pilipino yung kinukuha namin na nasa Pilipinas para makatulong kami sa kanila. Pero kasi ako, aside from the Kaya Ko Watch business, meron din kasi akong branding PR company sa Dubai. So, ang ginagawa po namin, we handle yung mga lalaking brand po sa UAE. Ako nag-handle kasi ng social media nila, from Facebook to Instagram to YouTube at kung pati TikTok. So, ang ginagawa ko po, naghanap na lang ako ng mga estudyante na magagaling na nasa Pilipinas while naka-face-to-face sila or yung iba tumigil sa pag-aaral, at least makakatulong sila sa pamilya nila. Sila yung hinahire namin kasi online job lang naman kasi siya eh. So, may social ano pa? Correct. Oo. May social concern. The more talaga kong na dapat tangkilikin natin yung product nila. Kasi dati kong, misana, parang kaya ko lang humawak. Ako personally, dalawa, tatlong brand. Kunyari, isang malaking pizza company, international pizza company. Tapos merong isang migration agency. Merong isang couple of restaurants na hinawakan ko. Ngayon, dahil sa tulong nito mga estudyante, kaya na namin humawak ng kahit 10 or even 20 brands. Dahil ang gagaling ng mga estudyante pa lang sila, Kong, ha? Pero ang gagaling nila sa graphics, ang gagaling nila sa content writing nila, nakakasabay kasi talaga sila sa trend eh. Oo, so nagiging trendy yan. Yung mga contents na naibibigay namin. Well, if you notice, ang Pilipinas, ito yung texting capital of the world. Totoo. So pagdating sa talent, as far as digital communication is concerned, walang tatalo sa Filipino. Mahirap gumawa ng content. Ako nga poet na poet, kaka-edit ng TikTok ko eh. Oh, 'di ba? Marami na rin akong followers sa TikTok, ha. Nagtabayan na 'yung kombuch kasi. Nagtutok-tok ka na ba? Oh. Ano? Oh, tinatangkili ko rin 'yung TikTok. Hello sa may-ari niyan. But TikTok 'yung hindi ako sumasayaw. Iba ginagawa ko. Hanapin niyo ako sa TikTok para malaman niyo kung anong content ko. Well, masaya ang social media. Masaya ang social media. So, kaya masaya pero malupit din. Totoo? Nagpuyat din ba kayo nung nakarang araw sa The Revelation? Bahala sila sa buhay nila. Basta ako pagka hindi nakakaganda, hindi nakakayaman at hindi nakakabuti, huwag natin silang pansinin masyado. Totoo po. Kung magsa-social media kayo, pumunta kayo sa website ng Kaya Ko Watch at saka yung ibang mga produktong na-feature dito sa Propinoy at bumili kayo. Kasi hindi kayo gumastos, nakatulong kayo sa kapwa at sa bayan nyo. Tama ba, Kong Butch? Tama yan. Pero palagay ko overtime na tayo. Correct. So, sino bang bibigyan natin, yung limang bibigyan ng regalo, sino-sino ba yan? Meron ba, Tormi Jo? Ngayon, medyo sira ata yung ating Facebook. Ayan, so, magro-ruleta tayo. Napakatsaga ni Jo, ha? Magro-ruleta tayo. Oh. Okay. Sige.
Oh, matagal what? Yan. Sige. Okay. Sir Junie, pakibanggit saan sila makaka-order. Sino bang nanalo? Number one. Sinong... Oh, hindi namin mabasa. Nabanggitin na lang nyo. Sino ba yan? Si Jean Michael De Polo. Congratulations. May regalo ka sa amin. De Paloma. Ah, De Paloma. Jean. Jean Michael De Paloma. Babae, lalaki, De Paloma. Jean eh. Pangalawa. Polonia pala, hindi Paloma. Polonia. Jean Michael De Polonia. Oh, next. Nako. Aba, finally. Suki natin ito. Si Liberata Martin Bautista. Oo, isa sa mga congratulations, ano. Liberata. Next. Oh, sino ba yung next? Renato C. Renato C. Yeah. Congratulations, Renato. Oh, dalawa na lang, mga partner. Na dalawa na lang. Oo. Oh. Next ay si Marvin Salamero. Oh, Marvin. Congratulations, Marvin. Last one. Last but not the least. Ayan. Nako, kilala ko yata to. Si Remily Bautista. Ayun. Congratulations, Remily Bautista. So, at least paumanhin sa ating mga listeners at saka nanonood sa Facebook. Medyo may problema yung Facebook ngayong araw na ito. Kaya, diba, libukas na lang kong. Yung iba, nanood sa YouTube, no? Oo. Sila yung pinili natin for today. Di bali, bukas ulit, di ba? Bukas ulit. Araw-araw na yan. Sige. O, bukas ko nga, kakaiba rin yung guest natin, iti-teaser na natin, si Brian Ligsay. Siya po ang may-ari ng Mothership Studio. Ang ginagawa naman po niyang ating kaibigan na yan ay nagdagdab sila ng mga foreign content. Ba, maganda Russian, yan. Chinese, Korean, name it. At saka, sikat din yung aking kaibigan kasi dati siyang nag-voice over for Philippine Airlines, for LRT. So, yung sikat na boses na naririnig nyo, pag bumabiyahe kayo, sa kanya yon, makikilala nyo siya bukas. Okay. Bago magtapos yung programa natin, siguro, if you have something to say, Junie. Okay, una sa lahat po, maraming salamat syempre sa Pro Pinoy, kay Kong at saka kay Miss Anna sa opportunity na makapag-share ako ng story at saka syempre yung napakagandang Filipino product na naka-base ngayon sa Dubai. Ayan, maraming salamat syempre. And of course, sa lahat ng mga Pilipino, saan mang panig po ng mundo, ayan, patuloy po tayong maniniwala na Pilipino tayo. Yung galing natin, hindi talaga siya kayang, alam mo yun, salangin, okay, ng dahil nasa ibang lugar tayo. So, patuloy lang po tayong mangarap. At saka, lagi tayong maniwala na merong yung success ng buhay natin, ano yan, magagaling yan kapag gusto mong gawin, magiging successful ka. Yeah. Sana nagsilbing inspirasyon na naman itong kumpanya na Kaya Ko. Dahil sa title lang ng ano, kumpanya, Kaya Ko. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, kaya natin to. Yes. Diba? So, singit ko lang, yung logo po namin, nakikita nyo siya, para siyang flower. Kasi diba, actually fist siya. Para siyang flower. Siyang Pilipino, para siyang bulaklak. Okay? Pero actually matatag, matibay. Parang opo. Kamao. Uh-oh. Kamao. Parang kamao ni Manny Pacquiao yan. Totoo. Yun po. So, Anna, I think... I hope na naka-inspire na naman ngayon yung Kaya Ko. At wala na eh. Eto. Sige. Magkita-kita po tayo ulit bukas at marami po tayong bagong matututunan at may chance po kayong makatanggap ng regalo. All you have to do is watch us every day dito po sa DZME. Ako po muli, si Anna po, at magandang araw po sa inyo. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Lagi ninyo kaming samahan dahil programa ninyo ito Lunes hanggang Biyernes 9 to 10 in the morning dito sa DZME 1530. Dito, Pinoy ang angat. Kagaya ng Kaya Ko.
Dito, Pinoy ang sikat, kagaya ng kaya ko. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy. Pinoy. Congrats.